Yasnel, ano ang dahilan ng ilang mambabatas kung bakit tutol sila dito sa pagpapatupad ng no vaccine, no ride policy? Yes, Joanne, ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, labag ang polisiyang ito sa umiiral na batas. Particular na tinukoy ng mambabatas ang Republic Act No. 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 kung saan nakasaad na hindi maaaring gamitin ang vaccination certificates bilang requirement para maka-avail ng isang tao ng isang government services tulad ng sa LRT, MRT at EDSA Carousel. Dagdag ni Salceda, dapat matiyak muna na may sapat na bakuna para sa lahat bago magpatupad ng ganitong klaseng restriksyon. Kailangan niya ng agresibong kampanya sa pagbabakuna sa pamamagitan ng paglalaan ng transportasyon at pagbibigay ng insentibo sa mga mahihirap na komunidad. Malawak ang pagbabakuna rin ang panawagan ni San Jose del Monte City Representative Florida Robes. Ayon sa kanya, kailangan muli ng isa pang massive vaccination drive gaya noong nakaraan taon na naglaan ng 3 araw para matarget ang 9 million na dapat mabakunahan. Samantala, inihain naman sa Kamara ang panibagong resolusyon na humikayat sa kinaukulang komite na imbestigahan ang umano'y hacking incident sa Commission on Elections. Ito na ang 2 resolusyon na inihain sa Kamara ukol sa usapin sa poll body. Sa susunod na linggo ay magbabalik sesyon na ang Kongreso at inaasahan na agad itong mairi-refer sa kinaukulang komite ng Kamara. Yan muna ang ating update, Joanne. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa San Mateo, Rizal.